Friday na gabi ang aming pagbati sa bawat isa. Magandang gabi po. Tunay nga ang katapatan ng Diyos ay hindi natin kayang marirep. Ang katapatan ng Panginoon ay sadyang mabuti, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya ay patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taklaw. Kaya't sa puso ko at damdamin, katapatan niya ay patuloy. Tunay nga, dahila ang ating Panginoong Jesus. Magandang gabi po ang aming pagbati. Friday po muli, parang napakabilis, Friday na naman, at patuloy tayo nag-aaral sa Book of Samuel, sa 1 Samuel chapter 25. Nakikita natin ang kadakilaan ng Panginoon, kaya ngayong gabi, inanyayahan namin kayo na magbigay ng papuri sa Panginoon. Let the presence of God be with us this evening. Dahil ito yung pinaka-importante maranasan natin. Maranasan natin ang presensya ng Panginoon at madinig natin yung tinig niya sa gabi nito. Sige po, samahan niyo kami sa pag-awit ng Dakilang Katapatan. Sa kabila ng ating pagkukulang.
mulat ng pagsinag ng hintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan pang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya kila ka, O Diyos, tapat ka ng sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Amen. Tunay nga ang dakila ang Panginoon, tapat at tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi, magmula pa sa mga ninuno natin, magmula pa sa kay Abraham, kay Moses, kay Isaac, kay Jacob, ang katapatan ng Panginoon ay nabasa natin. Even kay David, ang katapatan ng Panginoon ay napapag-alaga natin. Pero ngayon, sa kapanahunan natin, makita po sana natin sa ating buhay sa araw-araw na ating pagising sa umaga, anuman ang kalagayan natin, nawa ang makita lagi natin yung katapatan ng Panginoon sa atin. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagmamaliw, napaka faithful ng Panginoon, lagi siyang tapat. At minsan, di niya tayo papabayaan. Ngayong gabi, patuloy natin pag-aaralan ang Book of Samuel, chapter 25, tungkol kay Abigail. Pero bago po yan, manalangin po muna tayo. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami ngayong gabi. At ang presensya mo, Panginoon, ang aming inaanyayahan sa bawat pamilya, sa bawat kalagitnaan namin. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At nawa hindi lamang namin madinig ang mga tinig mo, kundi maisabuhay po namin, O Diyos, ang mga salita mo. Alam ko po, O Diyos, na hindi po aksidente yung mga bagay na nadidinig namin, kundi ito ay angkop sa buhay ng bawat isa sa amin. Mangusap ka ngayong gabi, O Diyos, katulad ng pagkilos mo ng mga nakaraang araw, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nakaka-excite po ba na pag-aralan natin ang buhay ni Abigail na dating asawa ni Nabal, pero kahapon namatay na po si Nabal. At ngayon, ang ipagpapatuloy natin na kwento ni Abigail. Amen. Alam niyo mga kapatid, may kasabihan po na sa dulo daw ng tunnel, andun lagi yung liwanag. Okay. Kapag ka dumilim yung gabi, asahan mo, bukas, sisikat muli yung araw. Ganyan po yung paglalarawan sa buhay ni Abigail, na kung saan, sabi ng banal na kasulatan, nabuhay si Abigail kasama ng isang asawa na masama yung ugali. Napakahirap yung naging buhay ni Abigail sa kanyang asawa, na kung saan si Nabal, na kung saan siya ay kilala sa pagiging hangal, kilala sa pagiging makasarili, kilala sa pagiging puripot, kilala sa pagiging
ungrateful, ill-tempered, ungrateful, at yun nga po, mahirap pakisamahan. So napakadilim yung nangyari sa buhay ni Abigail sa buhay ng kanyang asawang si Nabal. Well, ganun din naman po yung naging buhay ni David, no? Pagkat si David po ay nagkaroon din ng asawa, si Mikal, anak ni Saul. Subalit hindi rin po naging maganda yung takbo ng pagsasama ni David sa kanyang asawang si Mikal. Remember, si Mikal ay anak ni Saul at naging komplikado rin yung kanilang relasyon. At to make the long story short, hindi rin naging maganda yung storya ng buhay ni David kay Mikal. Subalit makikita natin yung turn of event, no, sa buhay ni Mikal at sa buhay ni David. Sabi nga ni Sister Olive, namatay na si Nabal. Okay. So, ano na yung susunod na pangyayari? Sa gabing ito, bago ko po ipagpatuloy yung ating pag-aaral, meron lang po akong isang verse na gusto kong basahin sa Proverbs 18:22. Ang sabi dito, "The man who finds a wife finds a treasure, and he receives favor from the Lord." No? A man who finds a wife finds a treasure. Alam nyo, totoo po talaga ang salita ng Diyos. At ako po ay nagpapatotoo dyan na nung natagpuan ko po si Sister Olive at siya yung aking naging asawa, ay para na akong tumama sa loto. Noong sana, bukod sa napaka-supportive, napaka-sweet, napaka-sexy, lalo na nung araw. Ano? Galingan mo. At ang sabi ng banal na kasulatan, he receives favor from the Lord. Totoo po. No? She's like a treasure and like a favor from the Lord. Hindi ko po kayang maubos maisip yung magiging buhay ko kung hindi si Sister Olive yung aking napangasawa. Siguro, kung wala si Sister Olive doon, di wala ako mga gwapo at mga magagandang mga anak. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no? The man who finds a wife finds a treasure and he receives favor from the Lord. So, last Saturday, meron po akong ikinasal. At tomorrow, meron na naman tayong ikakasal. Yung po yung anak, panganay na anak ni Sister Myla Tubera. Yung kasama po natin sa 6 o'clock o 6 a.m. Morning devotion. Yung anak po niyang panganay ay kakasal bukas ng hapon. At ipanalangin po ninyo na maging matagumpay yung kasalan. Ilayo kami ng Panginoon sa anumang karamdaman at naway maging ligtas ang lahat ng mga magsisidalo. You know, when you find a wise woman, ito po ang aking advice. When you find a wise woman, waste no time to fight for her worth. Kapag kayo po ay nakatagpo ng isang babaeng katulad ni Abigail, ipaglaban niyo na po yun. At ganito po natin makikita kung paano si David hindi po siya nag-aksaya ng panahon, no? Sige, usan na po natin yung ating mga banal na kasulatan. Sa 1 Samuel chapter 25, 39 to 43. So, ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 39, "When David heard that Nabal was dead," ano po ang unang ginawa ni David nung nabalitaan niya na si Nabal ay namatay na? Ang sabi ng banal na kasulatan, David thanked God for sparing him to shed blood on Nabal. Sabi sa verse 39,
When David heard that Nabal was dead, he said, "Praise the Lord." Now, yung praise the Lord dito, hindi yung praise the Lord kasi namatay si Nabal. No, hindi. Praise the Lord who has avenged the insult I received from Nabal and has kept me from doing it myself. Nabal has received the punishment for his sins. Meaning, nagpapasalamat si David sa Diyos dahil hindi niya nailagay sa kanyang palad yung pagpatay kay Nabal. Meaning, hindi siya nakagawa ng wrongdoing para patayin niya si Nabal dahil sa kasalanan niyang nagawa kay David. So, yun po yung ipinagpapasalamat ni David doon. No? Nagpapasalamat siya sa Diyos na hindi nabahira ng dugo ang kamay niya na siya ang pumatay kay Nabal. Pangalawa, David thanked God for Abigail's wisdom and intervention. Okay? Now, nagpasalamat din po siya. Kasi kung hindi po dumating si Abigail upang mag-intercede on behalf of Nabal, maaaring napatay ni David si Nabal. So, nagpapasalamat siya sa Diyos, ano? At hindi niya nabahira ng dugo ang kanyang kamay, at nagpapasalamat din siya dahil si Abigail ang namagitan. Si Abigail yung nag-intervene upang mapigil yung galit ni David. Kaya nga, mga kapatid, kung maalala natin, sabi rito, and then suddenly, David remember Abigail. Remember, sabi po ni Abigail sa 25:31. Babasahin ko lang po yung sinasabi sa 25:31. Sabi ni Abigail kay David nung sila'y magkausap pa, "When the Lord shall deal well with my Lord, then remember your maid servant." Alam nyo, parang dito nagpahiwatig na si ano eh, si Abigail, na sabi niya, kapag ang Panginoon Diyos ay meron ng ginawa sa aking Panginoon, ang tinutukoy niya si Nabal, sabi niya kay David, "Then remember your maid servant." Huwag mo kong kakalimutan. No? Kapag may nangyari nga sa aking asawang si Nabal, huwag mo kong kakalimutan. So, dito parang nagpahiwatig. Siguro, now, I'm trying to imagine na love at first sight itong si David kay Abigail. Bakit po? Ang sabi ng banal na kasulatan, no? She was a woman of intelligence and beautiful in appearance, no? At nakita ni David, na witnessan niya yung wisdom na meron si Abigail nung kinausap na niya si David, no? Narinig mismo ni David sa bibig ni Abigail na si Abigail is full of wisdom, no? Kaya nga nung nabalitaan ni David na namatay na si Nabal, alam nyo, hindi po siya nag-aksaya ng panahon. So David wastes no time and sends a marriage proposal to Abigail. Wow! No? Medyo gumaganda yung takbo ng istorya, no? Parang nagkakaroon dito ng parang love story yung genre nitong kwentong ito, no? Na kung saan biglang naalala ni David na sinabi nga pala ni Abigail sa kanya, "Remember your maid servant." At biglang ting, naalala ni David, kung hindi kay Abigail, napatay niya si Nabal. Salamat kay Abigail
na siyang nag-intervene. At siya yung nakapawi ng galit ni David. So, sabi ko nga sa inyo, David wastes no time and sends a marriage proposal to Abigail. Sabi sa verse 40, when then David sent messengers to Abigail to ask her to become his wife. Verse 40, when the messenger arrived at Carmel, they told Abigail, David has sent us to take you back to marry him. Okay? So she bowed low to the ground and responded, I, your servant, would be happy to marry David. Now, dito rin natin makikita na si Abigail, hindi na siya nagpakipot. No? And Abigail wastes no time to accept the marriage proposal of David. Sabi niya, I, your servant, would be happy to marry David. So, palagay ko na ano rin si ano rito, si Abigail. Na starstruck din itong si Abigail dahil ang sabi naman ng Bible, si David ay handsome din. No? Medyo black nga lang yung kanyang complexion. Okay? Pero ang ganda ng mata ni David. At makikita natin, palagay ko, na nabighani rin itong si Abigail kay David. Doon una silang makita na love at first sight ang isa't isa sa kanila. And then sabi rito, I would be even willing to become a slave, washing the feet of his servants. So nakita natin dito yung attitude pa rin ni Abigail, yung kanyang humility and humbleness. No? Na willing siya na maging alipin at hugasan ng paa ng mga servants. Sabi rito. Siguro si Abigail nakita niya si David ang redeemer niya. Probably. Oo. Si David na yung redeemer na binigay ng Panginoon para sa kanya. Amen. Tama. Yun ba nakita mo nun, Chitay? Okay. So, Daddy, hindi ka lang redeemer. Ano? Ikaw yung binigay ng Panginoon para ma-fulfill ko yung will ni Lord sa buhay. Third wheel. Well, so gaya ng nabasa natin, no, si David, he wastes no time. Nag-send siya ng proposal kay Abigail kagad. At si Abigail naman, she wastes no time to marry, to accept the marriage proposal of David and to marry the future king of Israel. Okay. Remember, alam na o parang merong divine revelation kay Abigail na si David will become the future king of Israel. Sinabi niya, dineclare na yan ni Abigail kay David nung sila'y magkausap. Kaya nga, sabi dito sa verse 42, sabi dito, then Abigail quickly arose. Alam niyo itong si Abigail, ano? Medyo mabilis talaga siyang pumilos. Remember? Attentive siya. Oo. Meron siyang tinatawag na decisive action, no? Hindi siya phlegmatic, hindi siya yung parang antagal niyang mag-react, antagal niyang mag-respond. Makikita natin, nangyari din ito, no? Sa verse 18, no? Then Abigail hurried and took 200 loaves. Remember, nung nag-intercede siya? Nag-prepare siya agad ng pagkain na iyahandog para ang peace offering niya para kay David. Mabilis siya talaga humilos. Dito sa verse 42, then Abigail quickly arose and rode on a donkey
with her five maidens who attended her. Okay. Wow. Grabe, no? Ang bilis mag-respond. Meaning, she wastes no time. Alam nyo, minsan, pag dumating yung God-given opportunity, alam mo na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos, alam mo na ito'y kalooban ng Diyos, kailangan, huwag ka nang magpa-pakipot pa. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, baka mamiss mo yung kalooban ng Panginoon. Now, I'm trying to imagine si Abigail, no? Dahil sa mahabang panahon, nabubuhay siya sa tahanan ng isang lalaki na masamang ugali. Pero nung nagkaroon siya ng pagkakataon, dahil namatay na yung kanyang asawa, nakita niya, baka ito na nga yung kanyang reward sa Panginoon. Ito na yung kanyang gantimpala mula sa Panginoon. At hindi niya na pinalampas. Now, if you will notice, napansin ko lang, no? She took along five of her servant girls as attendants. I tend to believe in his marriage with Abigail. Nung pinakasalan siya ni David, no? It is probable he became possessed all the Nabal's property in Carmel and Maon. Suspecha ko lang po, no? Na siyempre, siya yung asawa. Alam niyo ba na wala namang nabanggit na anak si Nabal at saka si Abigail? Probably walang tagapagmana. So, yung property ni Nabal ay napunta kay Abigail, at nung nag-asawa na si David at saka si Abigail, si David na ang nag-manage nung kayamanan ni Abigail, ni Nabal at saka ni Abigail. What a blessing, di ba? What a blessing. Remember, si David at saka yung mga tauhan niya, walang makain, eh. No? Nagtatrabaho lang sila bilang bodyguard, eh, para lang merong isustento sa kanilang pagkain. Pero nung siya ay nagpakasal kay Abigail, na-solve yung malaking problema ni David, at ganun din naman, si Abigail, nakakita siya ng opportunity upang merong magtaguyod sa kanyang buhay, magtanggol sa kanya, at yung mapapangasawa niya ay magiging future king of Israel. Ngayon, sa history po, si Abigail po ay nanganak ng isang lalaki. Ang pangalan ng kanyang anak kay David ay si Chilion. Okay. So nagkaroon po sila ng anak. Ang pangalan ay Chilion. Ngayong gabi, mga kapatid, ito lang po yung gusto kong sabihin, no? Na kung saan ang Diyos, nakikita ng Panginoon yung kalagayan natin. Nakikita ng Panginoon yung ating kahirapan. Nakikita ng Panginoon yung ating mga kalagayan. Kung tayo po ay mag-aantay lamang ng perfect timing ni Lord, it's worth the wait. At makikita natin yan sa buhay ni Abigail. Inantay niya yung perfect timing ni Lord sa kanyang buhay. Kaya ipinagkaloob sa kanya si Haring David, si David bilang kanyang asawa. So, when you find a wise woman, no, waste no time to fight for her word. Kaya po, kwento ko lang, no? Nung panahon na kami po ni Sister Olive ay mga dalagat binata pa lamang,
nung nakita ko po na hindi ko po kayang mabuhay nang wala si Sister Olive. Pinaglaban ko po siya. Sabi ko, kung gusto mo, pakakasalan kita kagad. So, 1 month lang po ang aming naging preparation for our wedding. No? Namanhikan kami ng April, May 5, 1990, ay ikinasal kami ni Sister Olive. And we are blessed na kami ay nagkaroon ng 4 na anak. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no? Na totoo po yung sabi niya sa kanyang salita na the man who finds a wife finds a treasure. He receives favor from the Lord. So, sa mga binata na nakikinig sa atin, kung meron man, pag kayo nakakita ng isang wise woman, no, woman of wisdom, katulad ni Abigail, huwag niyo nang palampasin. No? At kung mapapangasawa niyo yung wise woman na nakita ninyo, you find a treasure and you find favor from the Lord. Ika nga, it's worth the wait. Antayin nyo lang kung sino man yung ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoon. And makikita po ninyo, kung susundin nyo lang yung kalooban ng Diyos sa inyong buhay, you will never go wrong. Kaya ako po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Pinupuri ko ang Diyos. Sahil sa biyaya, kayamanan na tinanggap ko, favor na tinanggap ko mula sa Panginoon, buhat nung napangasawa ko si Sister Olive. Pagpalain ng Panginoon yung aming anak, yung aming mga anak. Sige po, Sister Olive, manalangin na tayo. Doon sa mga napag-aralan po natin sa linggong ito na kung saan nakita natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ni Ate Gail na kahit siya ay dumaan sa maraming hirap at the end, kung naging faithful siya sa Panginoon at the end, nakuha din niya yung reward coming from the Lord. Kaya tayo po, kung mayroon man tayong minsan naiinip tayo sa kasalubunan ng Panginoon, kung paano niya tayo tutugunin, huwag po tayong mawala ng pag-asa. God sees our situation. At yung plano ng Panginoon, yun po ang magaganap as we intentionally walk under the will of God. Amen. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa buong linggo na salita mo na aming napag-aralan, Panginoon, na tunay nga kami ay maglingkod sa iyo faithfully at hindi mo kami pababayaan. Kami ay maging tapat sa iyo. Hindi mo kami ipapahamak, Panginoon, kundi gagabayan mo kami. At the end, i-reward mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi ka nagsasawang kami ay kalingain, kami ay patawarin, kami ay gabayan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Ano man ang desisyon namin sa buhay namin na minsan kami ay nagkakamali, pero lagi mo kaming ginagabayan, lagi mo kaming hinihila sa kalooban mo, sa ways mo, sa path mo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa mga kasama namin araw-araw na nag-aaral ng salita mo, na yung desire sa puso ng bawat isa na makilala ka, Panginoon. Yung desire sa puso ng bawat isa na malaman kung ano yung mga tuntunin, Panginoon, ng salita mo na kung saan ito ang magiging gabay ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, ikaw po ang magpala sa bawat isa na kasama namin
na nag-aaral ng salita mo, ikaw po ang gumabay sa kanila, ikaw po magbigay sa kanila ng wisdom, ikaw po ang mag-transform ng buhay nila, Panginoon. Bigyan mo ng kapangyarihan yung salita mo upang magbago ng kanilang pamumuhay, Panginoon. Ngayong gabi, kasama sa dinadalangin namin, patuloy kaming kumakatok sa kalangitan, patuloy kaming nananalangin, patuloy kaming humihingi ng iyong grasya, ng iyong awa, ng iyong habag, Panginoon, para sa mga kapatid namin, kapamilya namin, kakilala namin, ka-churchmate namin, na dumaranas ng karamdaman sa mga sandaling ito, O Diyos. Ang iba'y nasa bahay lamang, ngunit ang iba'y nasa mga ospital, Panginoon. At yung iba'y kahit kailangan ma-ospital ay nasa bahay dahil walang ospital na nakalalagyan. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa sa kanila. Nakikisa po kami sa panalangin na tingin mo, Panginoon, na sila po ay iyong pagalingin, O Diyos. Igawad mo sa kanilang mga katawan ang kagalingan, Panginoon, sa bawat karamdaman na kanilang nararanasan sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang maglapat ng iyong mga kamay sa kanilang katawan. Ikaw ang mag-usal, Panginoon, ng kagalingan para sa bawat isa sa kanila. Ikaw ang umipo, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan pinakikita mo sa amin, O Diyos, kung paano ka magpapagaling. Salamat po, O Diyos, salamat. Dahil may assurance kami na ikaw ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tama mong panahon, O Diyos. Sila po ay gagaling na naayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan ng bawat isa. Alisin mo ang mga takot. Alisin mo ang mga pangamba. Panginoon, palitan mo po ito ng pananampalataya, O Diyos. Ikaw ang sasama sa amin. Ikaw ang gagabay sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At dinadalangin namin ang magaganap na kasalan bukas si Moses at ni Rachel, Lord God. Lord, nawa, huwag kaming mabalutan ng takot, Panginoon. Kundi makita namin na ang kalooban mo, Panginoon, ang nagaganap. Na ikaw ang sasama sa amin, yung presensya mo, Panginoon, ang mangunguna at ikaw ang magpo-cover sa amin ng iyong dugo para iligtas kami, ilayo kami sa anumang mga karamdaman, Panginoon. May your name be lifted up. May your name be glorified, Lord God. Dahil nasumpungan nila ang iyong kalooban sa kanilang buhay. Marami pong salamat sa bawat kasama namin ngayon. Ikaw po ang magpala. Ikaw po ang maggabay. Lahat ng kanilang mga panalangin, O Diyos, ay tingin mo. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong dadako sa pagdiriwang ng malalapunan. Aming Ama, hindi kami magsasawa na balik-balikan, sariwain sa aming mga puso at isipan yung ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Inialay mo yung sariling buhay mo dahil sa pagmamahal mo sa bawat isa. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kaya nga, kakain kami muli. Ito'y sumasagisag sa iyong katawan, Panginoon, na iyong ibinuwis para sa amin. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa gabing ito. Kumain po tayo na may pasasalamat dahil sa ginawang sakripisyo ng Panginoon para sa ating lahat.
sinelyuhan at pinagtibay ng Panginoon ang kanyang pagpapatawad sa atin, pagtubo sa atin, paglilinis sa atin, pagpapagaling sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Nanumbalik yung ating kaugnayan sa Diyos dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Siya ang kordero ng Diyos ay kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Salamat po, aming Ama, sa iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Mga kapatid, sabay-sabay tayo uminom. Tanda ng ating pagkilala, pagtanggap sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating lahat. Amen. So, nice po naming i-welcome si Kuya Greg Oiga, Wilmer Lynn Tamiing, Kuya Rolando Contanilla. Dalangin namin patuloy na pagalingin si Angelica at maging si Sister Carol, Maribik Villasenor, Anneli Bakal, Sister Josepa Kulanay, patuloy kayong ingatan din ng Panginoon, Mayan Almuete Lanusa, God bless you po. Ganoon din kay Ate Tess, kay Tisha, kila Jade, kila Joshua at sa inyong mga anak. Si Sister Myla Tobera, nako Myla, ingatan tayo ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon yung araw ng bukas sa kasalan nila Moses at ni Rachel. Ganoon din si Noemi Nepomuceno, welcome Noemi Nepomuceno and Sharon Alcantara. Nanay Esther and Tatay Cesar, Pastor Gilbert, patuloy kayong pagagingin ng Panginoon. Annalyn Flores, Kuya Bobby Gonzalez. Ate Percy, hello po. Yes, and Rachel. Mamueng Ferrer at Sister Arlene Uson. Carica Castillo, Kevin, Joseph Garcia, Kuya Jerry, Ate Joanne, Rachel, hello sa inyo. Richard Puerto, Kuya Ray Gonzalez. And Sister Nerissa Aduca, June Aduca, magiging anak nyo si Dom Aduca, Cyrene Tamiing, Glenda, Glenda Martin, Suset Empainado, nako salamat. Sister Suset, no? Cabet del Rosario, Cabolong, Benedict. And Stella. Stella, and ganun din si Jennifer Camero. Sister Ellen Ong. Oh. Sister Gusta Jan. And Ate Evelyn, Kuya Obet, at ang buong pamilya nyo, ingatan kayo ng Panginoon. Tito Ben and Tita Judy. God bless you po, Tito Ben, Tita Judy. Wilma Tamiing, Lourdes Reyes del Rosario, Ma'am Erlinda Cruz, Glad Alcantara, William and Gwen, Sister Emma Gonzalez, Shane Bituin, Marlene Constantino Villapana, hello sa inang Pune, Stella Centeno, Aldwin, Brother Aldwin, Ati Chepo Goo, Dami Cecilia, Advance Happy Tukara Birthday, Eddie, araw-araw talaga, hanggang sa birthday mga Ati Che, Janice and Derek Taliara, Faith, Jeff, and Roman, Kanet Panganiban and Kaboy, Mary Jane Deguia Perez, Lord Delisa and Painado Sagala, hello, Darwin Centeno, Florencia del Rosario, Shoning, Mami Shoning, Risa Poseido, Hermie de Peralta Canlas. Welcome po sa inyo, Ma'am Paz Daulayan. Sister Paz Daulayan, God bless you po. Sila Christian and sila Sheila. Sheila. Lola Peteng, hello po. Sino pa mga hindi natin na sila Rosemary, Sherbo, Darwin Centeno, Rochelle Mendoza Ocampo, Ari Gemma. Sini Florencia Del Rosario. Hindi mo kilala? Welcome po sa ating Bebo. Maraming salamat po sa inyong pagsama muli sa buong linggo. Bukas po ang Balyena Family ang ating kasama sa ating Bebo. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good evening po. Ingatan po kayo ng ating Panginoon. Good night.